hai mai ô thành bia đô đô pa ba in đê hê ô ba thành bia đô ba. Piso? Oh, piso. Haha, grabe ka naman, Juan. Piso lang binigay mo. Oo nga. Bakit piso lang, kuya? Kuripot mo naman. Ba't ikaw? Magkano ba nilagay mo? Oh, kita mo yan? Buti pa si kuya o sampo. Ikaw, piso lang. Grabe naman, ikaw na nga lang nang hihingi eh. Hey. O sige na nga. O sige, kahit magkano na lang. Kahit 20 na lang. 20? Eh, di ko nga maintindihan yung pinagkakakanta nyo eh. Di nga namin alam dito kung niloloko nyo na lang kami. Ano ba kasing kinakanta nyo? Tayo na. Jeepney, Part 1. Hang out na kayong toilos, kaming humanago. Hanap, new jeans yan ah. Yan! 20 ka sa akin. Woo! Para po. Jeepney ang tinaguriang hari ng kalsada dito sa Pilipinas sa napakahabang panahon ay nagbabanta ng mawala dahil sa napipitong modernization at pagpe-phase out nito sa ating mga kalsada. Kaya nagtanong-tanong kami, sang-ayon nga ba ang mga Pilipino sa kaganapan na ito? Sang-ayon po ba kayo sa jeep modernization? Yung pagpe-phase out po ng lumang jeep sa Pilipinas? Sakto lang. Hindi. Masyado nilang pinapahirapan ng mga Pilipino. At yung jeep na yan, yan ang simbolo ng pagiging Pilipino natin eh. Ang tagal-tagal na yan, aalisin nila ngayon? Bakit ba nila kailangan pang alisin? Ma'am kayo po, ano pong comment nyo? Ma'am? Hello? Ma'am? Kung sa ikakaganda naman po ng kalsada natin, bakit naman hindi, di ba? Babaan na lang nila yung pamasahe. Ay teka, meron pa pala. Based on what I'm seeing po, pwede naman. Basta pag-aralan lang nilang mabuti. Basta ako, ayokong makialam dyan. So, nandito na naman ako, no? Para mag-share ng mga experiences ko sa pagsakay ng jeep na baka ang ilan sa inyo makarelate. Kung mapapansin nyo pala, part 1 po, no? Kasi hahatiin ko to sa dalawa or tatlo siguro. Kasi medyo marami tayong pwedeng itopic sa jeep, eh. Kaya simulan na natin. Unahin na natin yung kandong. O alam ko pwede rin namang magkandong sa ibang sasakyan eh. Pero pinaka-common ang pagkakandong sa jeep. Lalo na kasi libre, di ba? O Juan, halika na. Dumadami na yung pasahero. Kandungin na lang kita. Ha? Ayoko ma. Nakakahiya, ang laki-laki ko na eh. Anong nakakahiya? Wala tayong barya dito. Wala tayong pangbayad para sa'yo. Manaman, o 8 na lang. Ibayad mo na ako. Ate! Babayaran mo ba yung anak mo, ate? Punuan kasi tong jeep na to eh. May isa pang pasahero dito. Isa! Huwag kang makulit dito ah. Di na dapat kita sinama. Kanina ka pa eh. Maglalakad ka o kakandong ka. What? Oo, naranasan ko yan. Di rin mawawala yung sa pagbabayad, syempre. Yung ayaw makipag-cooperate. Bayad po. Oh, hey! Yung mga nagtutulog-tulugan pa. Bayad po. Bayad po. Hanip tong mga to ah. Ano yan, sabay-sabay kayong inantok? Bayad po. Paabot naman yung bayad ni Pogi oh. Boss, magaling ka bang sumalo? Oh, saluhin mo na lang yan ah. Babatong ko sa'yo. Bahala na kung may tamaan. Tapos, di rin mawawala yung pagpunuan na syempre.
Oh, isa na lang, aalis na oh. Oh, isa pa oh, aalis na kami oh. Aalis na, isa na lang oh. Isa na lang diyan huh? Oh, isa na lang nag-iisa oh. Aalis na oh. Teka, kuya. Saan po upo yung isa? Puno na. Huh? Anong puno? Kasya pa isa diyan oh. Huwag kasi kayong mag-upong mayaman, upong mahirap muna. Sus. Kuya, kahit mag-upong pulubi kami dito, di na talaga kasya yung isa na yan eh. Huwag ipilit kapag di na kasya. Speaking of upo, ang daming klase niyan. Siyempre, nandyan yung pinaka-okay at tamang pag-upo. Yung di masyadong kumukuha ng pwesto. Mayroon kasi mga lalaki dyan na OA eh. Yung ganito umupo. Grabe naman mga boss, ba't di pa kayo mag-split? Bukang buko eh. Sign ba ng pagiging maangas yan? Tapos minsan, may nakasabay na rin ako na ganito umupo. Okay lang yan sa totoo lang, yung ganyang upo, okay yan basta maluwag. Pero kung siksika na, tas nakaganyan ka pa din. Boss, paayos naman yung upo mo, medyo masikip na dito eh, kahit konting ayos naman oh. Kuya? Kuya? Pil na pila, sightseeing lang. Hindi po field trip ang pagsakay sa jeep. Isa pa sa mga na-experience ko, eh yung may nakasabay akong babae sa jeep. Wow! Kakagulat ah! Kakaiba na pala yung may nakakasabay kang babae sa jeep ngayon. Hindi pa kasi tapos! Oh, easy. Isa pa sa mga na-experience ko, eh yung may nakasabay akong babae sa jeep. Yung mga babaeng hindi nag-iipit ng buhok. Model ba kayo ng shampoo? May nakasabay na ba kayo sa jeep ng mga inaantok? Again, uulitin ko, wala naman po akong again sa mga ganito. Siyempre, baka pagod o puyat, o diba? Pero sana naman, huwag kayong mang-istorbo ng ibang pasahero. Yung iba kasi, gagawin ka pa nilang unan. Sino na yung napunta sa ganyang sitwasyon? Yung di mo alam yung gagawin mo? Yung di mo alam kung paano mo siya gigisingin? Itutulak mo ba? Tatapikin mo ba? Tatakpan mo ba yung bunganga para di makahinga? Tatakpan yung bunganga. Uy, huwag niyong gagawin yan. Joke lang yun ah. Ang masama pa dyan. Teka, laway ba? Hinayaan na nga kita dumantay. Naglaway ka pa. Abusado ka eh, no? Oh, cut muna dyan. Tuloy natin sa part 2. Bago ang shoutouts natin, eh gusto ko munang mag-thank you sa ating kakulab this video, no? Si K9, ayan, no? Kaka 1M niya lang. Congrats, pre. Well deserved. Para sa batch 037, nag-graduate ng BS1 Animations, ay sina. At thank you din sa mga feedbacks na to. Thank you for watching mga lods. Salamat sa panonood. Ingat pala tayo sa biyahe natin ngayon. Medyo maulan eh. Laging madulas ang kalsada kaya ingat kayo palagi. Ayun lang, alam nyo na yan. Smile. Just keep spinning round and round. In the moon for sure. We'll keep doing so.